Ilan sa ating mga kaibigan na ayaw magpakilala ang nagtatanong kung may balak ba daw ang Philippine Army na bibili ng mga MLRS o Long Range Rocket System para sa Horizon 3 of the Revised of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Sa katunayan ay gumawa na tayo ng ganitong topic nung nakaraang taon. Pero ang sagot nito ay totoo na may balak o plano ang Philippine Army na bibili ng mga Long Range Rocket System. At nung nakaraang taon, nakatanggap ng offer ang Philippine Army mula sa South Korea Hanwha Defense para sa Long Range Rocket System. Ito ang K239 Sumno. At nag-o-offer din ang Israel Elbit System para sa kanyang PULS Rocket System o tinatawag ng PULS. Ang ibig sabihin ng PULS ay Precise and Universal Launching System. Ang Pilipinas ay naghahanap ng Long Range Rocket System na maging kaparte sa Horizon 3 of the Revised of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Noong una, ang M142 HIMARS na gawa ng US ay High Mobility Artillery Rocket System. Ito sana ang gustong kukunin ng Philippine Army, pero sa dahilan na sobra itong mahal, kaya naghahanap na lang ng ibang alternatibo. Alam mo naman, ang Philippine government ay nagtitipid rin eh. Gusto na Pilipinas na bibili ng mga rocket system na ang presyo ay kasing presyo ng ukay-ukay. At dito pumasok ang South Korean Hanwha Defense para sa kanilang K239 Sumno at ang Israel Elbit System naman para sa kanilang PULS Rocket System of PULS na kung saan mas mura ito kumpara sa HIMARS ng US. Ang Philippine Army ay inimbita ng South Korea para masaksihan ang ginawang testing o paglalance ng kanilang surface-to-surface missiles 2 na tinatawag din KTSSM-2. Ito'y ilalance mula sa K239 Sumno Rocket Artillery System at ito'y tumama sa target na may layong 200 kilometers. Ang missiles na ito ay katumbas ng US-made ATACMS Tactical Ballistic Missiles. Ang bawat isang K239 Sumno Artillery Rocket System ay may kakayahang magkarga ng dalawang KISSM-2 missiles. Ang Pilipinas kasi ay nagbabalak na magkaroon ng Long Range Rocket System na maging kaparte sa Horizon 3 of the Revised of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Isa sana sa primary candidate ay ang M142 HIMARS. Ito ay dahil maganda at kaso lang napakamahal at alam naman natin na ang Philippine government ay lagi naghahanap ng mas mura at kung pwede pa nga lang ay ukay-ukay na missiles o rocket system ang bibilhin. Ang US-made M142 HIMARS ay isang light multiple rocket launcher na dinidevelop noong 1990s para sa United States Army na ang ibig sabihin ng HIMARS ay High Mobility Artillery Rocket System at ito'y nakamount sa standard US Army Family of Medium Tactical Vehicles o FMTB truck frame. Ang HIMARS ay may dadala o nagkakarga ng 1 pod with either 6 GMLRS rockets or 1 ATACMS missiles at ito'y nakabase sa United States Army FMTB 5-ton truck. Ang HIMARS ay bago pa lang na rocket system. Noon lang itong 2010 nag-umpisang magserbisyo sa US Army at ginagamit ito sa the War of Afghanistan, Syrian Civil War, Iraqi War, Ukraine and Russian War. Ang range ng HIMARS ay umaabot sa 85 kilometers at ang presyo ng bawat isang batiris ng HIMARS ay nasa $3.5 million. Ang isa pang isyo ay ang US ATACMS missiles na gagamitin para sa HIMARS ay restrictive ito o hindi ganong pinahintulutan ng US. At ang isa pang tinitingnan ng Philippine Army ay ang gawa ng Israel Elbit System, ang tinatawag na PULS o Precise Universal Launching System, na kung saan mas mura ito ng kaunti kumpara sa US-made MLRS o HIMARS. Ang PULS rocket system na tinatawag ding LINX, isa itong MLRS na dinidevelop ng Elbit System ng Israel at ito ang ginagamit ng Israel Defense Force at iba pang bansa sa mundo.
ang Pulse or Lynx Rocket System o MLRS ay pwedeng i-configure to carry a variety of rockets into two sealed pod containers gaya ng 122mm Grad rockets or 26x2x13/160mm LER or Light Artillery Rocket or Ocular rockets o 8x2x4/206mm Extra rocket. At lalong mas pwede itong maglalance ng 4x2x2 Predator Hawk Tactical Ballistic Missiles o di kaya 2x2x1 Delilah Missiles. Alam niyo kasi ang Israel ay mayroong tinatawag na Delilah Missiles at napakalakas nito dahil tinalo pa niya ang Samsung Missiles. Ay mayroon bang Samsung Missiles? At siguro mayroon nga Delilah eh. Ang range ng Pulse Missiles ay abot sa 150 kilometers. At sa mga nagtatanong kung ano ba ang kaibahan ng HIMARS at MLRS, ang HIMARS na ibig sabihin ay High Mobility Artillery Rocket System at ang MLRS ay Multi-Lance Rocket System ay pareho lang can fire the same family of munition as MLRS o HIMARS. Ang kaibahan lang ay ang wheel chassis na ginagamit sa dalawa. Sa halip na truck, yung parang gulong ng tangke, ay ginagamitan ito ng wheel o gulong ng truck. Kaya mabilis ang mobility nito. Ang upper naman ng South Korea para sa Pilipinas ay ang K239 Chumno MLRS ay bago din ito dahil 2015 pa lang itong dinidevelop ng Hanwha Defense at ito yung kanilang pinagpalit sa luma na at mas matanda na Koryong. Kaya pag ako ang Philippine Army, huwag na lang kukunin yung Koryong na bigay ng South Korea dahil gagastos pa ng halos 2 billion para sa repair at logistic or transportation at luma na rin ito, kinakalawang na. Parang ang range nito ay 3 metro na lang. Mas matindi pa yung gawa ng Bulacan na rocket. At ang Koryong ay parang naburyong na nga eh. Kaya ang K239 Chumno ay mas bago ito at advanced at bukod pa sa mga rocket na gagamitin nito o ilalance gamit ang KTSSM-2 surface-to-surface missiles. At noon lang nakarang April 2022 ang Korean Defense Acquisition Program Administration ay nagpahayag sa pagdevelop ng tactical ballistic missiles na ikakarga sa truck o vehicles at ito na yung KTSSM-2 na mas mahaba ang range nito kumpara sa KTSSM-1. Ang KTSSM-1 ay may range na 180 km habang ang KTSSM-2 ay may range na 290 km. At ang isa ring dahilan kung bakit nagdevelop ang South Korea ng KTSSM ballistic missiles. Ang ibig sabihin kasi ng KTSSM ay Korean Tactical Surface-to-Surface Missiles ay para mapabilis at ma-neutralize kaagad o mapigil ang North Korean sa kanilang long-range artillery kung sakaling magkagira man ang dalawa. Ang K239 Chumno MLRS ay may range na abot sa 450 km at may maximum speed ito na 80 km per hour, kapareho lang ng speed ng US Med Rocket System ang HIMARS. Pero ang presyo ng Chumno MLRS ay nasa $2.9 million lamang habang ang HIMARS ay nasa $3.5 million, kaya mas malaki ang maitipid ng Pilipinas kung ito ang bibilhin. Kaya okay na rin ito. Pag ito ang bibilhin ng Pilipinas, makapagdagdag ito lalo ng defense capability sa Pilipinas. At dahil medyo bago pa lang ito, ang K239 Chumno MLRS ay 2015 pa lang ito nung ini-introduce. Kaya kaunti pa lang ang bansa sa mundo na nag-operate ng ganitong MLRS. Ang gumagamit nito bukod sa South Korea ay Poland pa lang at Norway. Kaya hindi pa ito subok na subok sa mga giyera. Hanggang sa susunod, maraming salamat.